Kami po ay laki sa hirap. Ang pamilya po namin ay isang kahig, isang tuka. Pero talagang naitawid po nila na kami po ay pag-aralin. Dahil ang tatay ko po ay dati pong drug lord. Huwag tumaho. Iba yung drug lord. Magsasaka na lang. Magsasaka yung nasa syudad tayo. Eh, huwag drug lord. Hindi, tapos na nga dati nga eh. Tanga. 50,000 din kasi yung scholarship. Eh, hindi nga drug lord. Ang gagamitin mo. At ito naman po sa kabila ko po ang aking nanay. At siya po yung naging katuwang ng aking tatay nung sa mga panahong ang nanay ko po ay naging pusher. Palayasan kita. Akala mo maganda yun para makakuha ka ng pera. Tanga ka ha. Pangit yung mukha nyo. Paano ko makakakuha ng 50,000? Ay di, lamunin mo yung pera. Buisit ka. Siyempre, alam niyo na prank na naman to. Kalokohan na naman to, guys. Ingay ng mga tricycle ha. Anyway, nasa kabila si mama. Andyan si mama. At syempre, habang wala pa si mama, i-explain ko sa inyo, lahat ng mga tambay sa TikTok, alam to. Ito yung tinatawag nilang scholarship prank. And alam ko, opo, graduate na po ako. Ako po ay licensed architect by profession. Pero, pwede ko pa rin gawin tong scholarship prank. Kasama lang nung anak, yung magulang niya sa likod, kailangan niya lang parang magpaawa na nasa likod yung parents niya, tapos bahala na. Sobrang na-excite ako sa prank na to kasi, yung tatay ko, anong dala mo? Leeg, paa, adobo. Ah, masarap naman, bungso. Okay lang kahit ano. Mama. Ma. Anyway. Pag-buisit ka, ma. Ma. Hindi. Hindi. Ano? May nakapanood kasi ng video natin nila Papa. May nag-o-offer sa akin ng scholarship. Pero kailangan kong gumawa ng video. Eh di ba gusto ni Papa mag-masters ako? Nang eduk? Eduk ka na lang. Ba't ako mag-eduk? Tutulang ko lang ang katarantaduhan ng mga estudyante. Mamaya pumunta kayo dito ni Papa para lang doon sa video. Ay pupunta yun sa bundok ah. Ngayon? Maya-maya. Eh di kailangan na ngayon. Tawagan mo si Papa para pumunta rito. May na? Oo, para pumunta. Kaya mas magiging exciting at convincing to dahil gusto nga akong ipag-masters ng tatay ko. Tatawagan ko na lang muna yung tatay ko. For the call. Hello. Hello pa. Hello. Hello. Ah. Nasaan ka? Nandito sa bahay. Aalis ka daw. Anong oras ka? Aalis. Sino? Ako? Hindi, ako. Ba't pa kita tinawagan? Anong oras ka, aalis? Busy ka ba ngayon? Ano? Sabihin mo, mahalaga lang papo, para muna sandali dito. Punta ka dito saglit, for the important. Ha? Hanggin ba? Ito yung binigay. Kailangan magmukhang mahirap. Kaya dapat sa akin tayo mag-video. Mahirap yung kwarto. May nag-o-offer lang sa akin ng scholarship. Eh, kailangan magkakay magunaw sa video. Huwag kayong mag-aano. Sa kung ano yung sasabihin. Oo, sige. Basta huwag kayong mag-aano. Mm-hmm. Kikinig lang kami. Eh, tama, naka-ipron ka. Tapos mukha ang ano si Papa. Anak ko. Game na. Hello, magandang araw po sa inyo lahat. Bago po ako magsimula, gusto ko lang po magpasalamat kay Sir Brian Perez sa pagbibigay po ng oportunidad para maging scholar po ako. Ako po si Lester Abion at kasama ko po dito yung nanay at tatay ko po. Kung saan, nandito po kami sa inuupahan po namin. Kasi kami po ay nangungupahan ng kunyari nangungupahan. Mamay mag-CIA dyan, syempre. Hindi yan. Pag nabigay na, wala nang bawian yun. Dito po nagigitira sa kapatid ko. Patira sa kapatid mo. Hindi, kailangan nga, mas makondis na. Hindi, dapat nasa atin tayo. Okay na yan. Game, isa pa. Magandang araw po sa inyo lahat. Bago po ako magpakilala, gusto ko lang po magpasalamat kay Sir Brian Perez po sa pagbibigay po ng oportunidad para makakuha po ako ng scholarship. Ako nga po pala si Lester Abion. At kasama ko po dito yung nanay at tatay ko po. Nandito po kami sa inuupahan po namin. 18 taon na po kami nangungupahan dito po. At ayun nga po, gaya nga po na sinabi ni Sir Brian kung ano po yung pinanggalingan ng aking pamilya para ako po ay talagang makasiguro na makakakuha po ng scholarship. Kami po ay laki sa hirap. Ang pamilya po namin ay isang kahig, isang tuka kung sasabihin nga po dahil tatlo po kami magkakapatid at ginapang po kami ng aming mga magulang. Kung ano? Kunyari, tango-tango lang kayo, ganyan. Yun lang yung kailangan para kasama daw yung magulang. Sila po ay ano...
mga senior na po. Ang tatay ko po ay magsa-74, ang nanay ko po ay 65. Sila pong dalawa ay hindi po nakatapos ng pag-aaral, pero talagang naitawid po nila na kami po ay pag-aralin, dahil ang tatay ko po ay dati pong drug lord. Huwag kang tumawag. Ako nga ba? Huwag ka na mo eh. Para, hindi, niloloko lang yan. Hindi nga, para mas nakakadrama nga yung buhay. Iba yung drama. Magsasaka na lang. Magsasaka yung nasa syudad tayo. Eh, huwag drama. Bakit niya anak ng tape? Huwag kayong mag-ano. Mahirapan akong i-edit yung video. So yun na nga po, kami pong tatlong magkakapatid ay nakapagtapos. At yun na nga po, ang tatay ko po ay dati pong drug lord. Drug lord. Gambling lord lang. Hindi. Pangit, ayoko na ganyan. Wow. Pinapatay ni Duterte. Hindi, tapos na nga dati nga eh. Tanga. Tapos na. Okay lang gambling. Nagbagong buhay na. Hindi nga. Gambling. Paano makukuha yung 50,000 din kasi yung scholarship? Eh, hindi nga. Drug lord ang gagamitin mo. Pangit ang drug lord. Ayoko na ganyan. Hindi ko bayag dyan. Lalong magkakagulong pamilya. Huwag kailang magsasaka ako. Huwag kailang magsasaka. Mag-aalaga ng mga manok. O, huwag na kayong mag-aasaka. Ang tatay ko. Tatakong. Nangangamuhan. Gawin mo na lang dyan. Daming pinagdaanan ng mga buhay. Drug lord. Eh, sasabi nga na bagong buhay. Na. Iba yung anong ibang buhay. Yung sumpanga niya, drug lord. Sige na. Sige na. Magtatakong. Ibang klaseng trabaho, basta hindi masama. At ito naman po sa kabila ko po, ay sa kabila ko po ang aking nanay. Isa po siyang housewife ngayon. At siya po yung naging katuwang ng aking tatay nung sa mga panahong ang nanay ko po ay naging pusher. Di ba, Lord? Lalayasan kita. Buisit ka. Akala mo maganda yun para makakuha ka ng pera. Tanga ka, ha? Ang nanay ko po ay sinusumpa yung mga drug lord. Pusher ka lang ngayon. Ah, tanga ka. Bago ka kahit biro. Ikaw yung nag, di ba pag pusher yun? Tanga. Paano ko makakakuha ng 50,000? Ay di, lamunin mo yung pera. Buisit ka. Drug lord user ba? Oo, wag na, wag kayo magsalita. Ang nanay ko po ay hindi na kaya ako magsasaka o sabihin mong totoo, factory worker. Sige na, sige. Factory worker? Oo. Totoo naman. Sige. Factory worker. Wag ka muna magsalita. Ang aking tatay po ay dati po siyang gambling lord. Oh, okay na yon. Huwag na rin. Basta sabihin mo, nagtatakong, gumagawa ng... Oh, sige, magsasaka. Oo. Ang tatay ko po ay dati pong magsasaka. Pinasok niya rin po yung tagalinis po ng sasakyan sa EDSA. Yung nagpo... Para mahirap na mahirap nga. Gago, gumagawa ka ng hindi maganda. At ang nanay ko naman po, ito po ay isa po sa mga realidad po ng buhay. Dahil sa sobrang hirap po na pag-aralin kami tatlong magkakapatid, ang nanay ko po ay napilitang maging hostess. Naging GRO po ang nanay ko. Para po makakuha po ng pera sa mga apam, sa mga... sa mga foreigner po. Kailangan niyo po magtrabaho sa bar bilang hostess. Wala na prostitute aral, po. Wala nang aral, hindi mababa pa. Buisit ka. Okay na yun. Hindi! Dati factory worker lang. Wala na. Hindi nga, mas dramatic hindi, kasi kapag hindi. Hostess ka dati. Mas maganda yung factory worker. Hostess yung gago ka. Mama? Gago! Nalayasan na kita. Yung totoo na lang. Factory worker! Ito sabihin, nagluloko ako sa scholarship. Talaga nagluloko pa. Buisit ka. Lalo kang anay ni Lord na hindi ka bigyan. Pag pinarusahan ka ni Lord. Ang nanay ko po ay wala na pong pang-amoy at pang-lasa. Ano? May COVID? Buisit ka. Dalamat, mag-aano siya. Kasi nga, yung nakita ko nga kasi ng mga example, dating drug lord yung tatay. Ay, hindi. Huwag mo igaya doon. Grabo ka. Ay, totoo nakatuwa. Siguro yun. Ay, nakatuwa. Huwag yung gano'n kasi pangit nga yun. Pangit nga yun. Ang dami mo na ang paparusahan pa ni Lord. Dinamay mo pa si Lord? Oo nga. Nakakapagsalita, sasabihin mo hindi na ako. Ayun na ang pandinig. Yung totoo lang. Yun na po, Sir Brian Perez. Ako po si Lester Abion. Gusto ko lang pong sabihin sa aking mga magulang na it's a prank. Hindi mag...
Hindi man. Ang trabaho ng tatay ko dati ay siya po ay isang construction worker. At siya po ay naging janitor ng Araneta. Isa po siya sa mga construction worker ng farmers sa May Cubao. Tama, di ba pa? Yun ang isa sa mga naging trabaho niya po bago po siya naging drug lord. Si mama naman ay naging mananahe sa factory. Okay. Mananahe ng bibig. Ng mga marites. Maraming salamat po. At nabayan kayong Diyos. Babay po. Babay. Maraming salamat po. Hanggang sa uulitin po. Salamat po. Paalam.